Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Pinoy Tech Channel. Meron po tayo ditong HP Ink Tank Wireless 415. Ang problema niya is cartridge error. Tingnan natin. Ayan, turn on natin. So, ayan. Ayon sa error niya, meron siyang cartridge error. Tapos, tumapat yung black na blinking. Ayan. Dun sa color. Ibig sabihin, may problema yung color cartridge. So, tingnan natin sa computer kung anong detail niya. Cartridge problem tricolor. Cartridges listed above are damaged or have failed. So, may mga steps tayong gagawin para ma-resolve natin itong ganitong error. So, unang gagawin natin, i-check natin yung cartridge. So, tatanggalin muna natin. Ayan. Ayan. Tapos, tatanggalin natin yung color cartridge. Para matanggal itong cartridge, i-press down natin itong blue. So, ayun. So, naka-release na. So, tatanggalin natin yung color lang. Ayan, ganyan. So, i-pull down. Tapos, ayan. So, pull na siya. Ayan. So, ang gagawin natin, check natin kung meron mga ink stain dito sa kanyang contacts. So, pwede nang punasan ito ng ano, ng dry cloth. Ayan, ganyan lang. Ayan, punas lang konti. So, ngayon, ibabalik natin. Ayan, tulak lang. Tulak lang siya. And then, push down uli yung glue na lock. So, in this case, nakalock na siya. Ayan. Tignan natin kung ma-resolve yung error. So, wala pa rin. So, ang next step nito is turn off and then i-unplug. Try natin i-turn off. Okay, naka-off na. And then, unplug natin sa likod. Ayan, tapos wait tayo ng mga 60 seconds. Okay. So, habang hinihintay natin ang 60 seconds, may isi-share lang sa inyong about dito sa HP na printer. When it comes to servicing, ang disadvantage lang nitong HP is wala siyang power cleaning or yung ink flush, unlike sa Epson, Canon at sa Brother, meron siyang tinatawag na power cleaning or yung power ink flush. Dito sa HP, ang nakita ko is print head cleaning lang talaga. Kapag barado yung nozzle ng print head mo at hindi siya kayang i-head cleaning. So, ang ginagawa natin sa cartridge o yung print head, manual declogging talaga ang ginagawa natin. So, ito, naka 1 minute na siguro to. Saksak natin balik. Ayan. Tapos, turn on natin. Tingnan natin kung na-resolve pa. So, yun. Meron pa rin.
So sa step 3, based sa suggestion ng HP support, is ipadala na sa service center. So ngayon susubukan natin siyang i-reset. And then kung hindi talaga siya gumana after ni-reset, that's the time na advice for printhead replacement na. So yun yung step 4. So ngayon magre-reset tayo ng cartridge error. So ito na. So okay, reset na natin. Press and hold the power button, then X or stop 4 times, 1, 2, 3, 4, and then color, release. Okay, so print siya. Tingnan na natin itong totally ma-reset na talaga siya. So nagkaroon siya ng ito after natin siyang i-reset. Okay, so ano ba yung ito? Okay, so yung ito is so size detection ng papel. So okay lang yun. Ang ginawa natin, tinurn off lang natin. Pero yung error ng cartridge sa color, hindi nawala. Ayan o. So ibig sabihin lang nito, may problema na talaga yung cartridge. Ayan o. So uulitin natin ha, for the last time. Pangalawa ko na kasi ginawa to, hindi umubra. So ngayon, panghuli, pag ayaw pa rin, i-recommend na natin na palitan yung printhead or yung cartridge. Okay? So press and hold power, and then the stop or the X 4 times, 1, 2, 3, 4, and then the color once. Okay, nawala. Mag-print yan. Tapos mag-error 2, E2. E2. Pero nawala yung blinking. Ayun, nag-blink uli. So, may problema talaga yung printhead o yung cartridge. So, hindi sa lahat ng oras nire-reset lang yung cartridge error. Okay, so yun lang. Hindi successful yung ginawa nating reset dito sa color cartridge. At least may nalaman tayo na may hangganan yung pagre-reset ng error or yung cartridge error. So okay, see you soon on my next video, only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye.